This is your last chance. Dr. Menjola po. Graduate po ako ng FEU 2001. Ang practice ko, family medicine. Okay, dito po sa St. Jude Hospital and Medical Center. At the same time po, municipal doctor po ako sa isang province sa Quezon. Okay, ganun din po. Ako din po yung may-ari ng First Vita Plus Product Center natin sa Quezon Province. Okay, tanong lang po sa mga nandito. Meron ho ba dito na-confine na? Na-confine, natulog sa loob ng hospital? Meron ho ba? Nagkasakit na, nalagyan ng swero. Masarap ho ba? Masarap. Di ba? I-arounce ka ng doctor, ng nurse, bibistahin ka ng mga kamag-anak mo, dadalang ka ng pagkain kahit bawal sa'yo. Di ba? Kaya lang kalimitan, bago sila umuwi, ina-high blood po sila. Bakit kaya? Dahil sa presyo o sa bill. Di ba nakikita natin sa TV, bawal magkasakit kasi humahal. Okay lang ho ba pag-uusapan natin ngayon paano tayo makaiwas sa sakit? Kasi mas mura po yung pag-iwas ng sakit kaysa ho paggamot ng sakit. Okay? Pag-usapan ho natin ang First Vita Plus. May idea ho ba kayo kung ano ang First Vita Plus? Ito po, limang gulay. Nakita ho problema dito, dumadami ho nagkakasakit ang agad ng maaga. Okay? Familiar ho ba kayo sa diabetes? High blood? Okay? Yung mga inaatake sa puso ng bata pa. Familiar po tayo doon? Meron ba dito mga may mga maintenance? O may mga kakilala na may mga maintenance? Meron ho ba? O maintenance ho sa high blood? O may mga kakilala kayo? Pag sinabi ho bang maintenance sa high blood, sinabihan ho ba kayo ng mga attending doctors nyo na ititigil nyo daw po yung gamot? O hindi? Hindi, tuloy-tuloy. Okay? Pag sinabi ho maintenance sa diabetes, o kaya nag-inject ka ng insulin, sinabi ho ba ng doktor mo na ititigil din yung injection sa insulin? O kaya hindi ka na magfa-follow up sa mga attending doctors nyo? O kailangan pa rin natin mag-follow up? Kailangan. Bakit kaya? Pag may maintenance ho kayo sa high blood, hindi kayo nakainom ng isang linggo, ano mangyari sa blood pressure nyo? Tataas. Okay? Hindi ka nakapag-inject ng insulin sa diabetes, anong pwede mangyari sa blood sugar level ng katawan nyo? Tataas. Diba? Isipin nyo natin, ano ho ba itong mga gamot na to? Gamot na pagagalingin yung sakit nyo? O iiwasan yung komplikasyon ng sakit nyo? Iiwasan yung komplikasyon ng sakit nyo. Okay, so isipin nyo, madami ho bang dialysis center sa panahon ngayon? Madami. Diba? Bakit kaya madaming dialysis center? Kasi dumami ang nasisira ang kidney. Okay? Dumami ang nagkakasakit. O halimbawa, ganito. Bakit kailangan mag-follow-up check-up sa mga attending doctors natin? Eh, may mga maintenance naman tayong gamot. Kasi minomonitor po tayo. Di ba? Umiinom ka ng gamot, may maintenance tayo, bakit kailangan natin bumalik? So, i-analyze po natin, no? Umiinom ka ng gamot, kailangan natin bumalik sa doktor natin, nakokontrol naman ang hypertension mo, nakokontrol ang blood sugar nyo, pero bakit kailangan natin bumalik sa mga attending doctors natin? Binabantayan, bakit natin kailangan magpa-blood chem? Binabantayan ang bawat sistema ng katawan natin. Okay? Ngayon, pagdating pala ng araw, may parte po ng katawan natin ang pwede pong nasisira. Okay? Ano po yun? Kidney. Diba? At saka atay. Kaya napapansin po natin, natanong natin kanina, dumadami ang dialysis center kasi paikot-ikot. Okay? Familiar po tayo dito. Meron ho bang di pa nakakakain ng tsoklate? O lahat nakakain ng tsoklate? Kahit ho bata, binibigyan natin ng tsoklate. Pag sinabi yung tsoklate, ano kalimitang sakit kasama nito? Diabetes. Okay? Ngayon, ano kaya nakitang problema? Bakit dumadami nagkakasakit agad ng maaga? Di ba? Ang diabetes ho bang sakit, saan madalas nakikita? Sa bata ho ba o sa matanda? Sa? Matanda. Tama po yan dati. Okay? Kaya lang tingnan nyo ngayon, nakita natin sa magazine, ang sakit na diabetes, makita na po, hindi lang sa matanda, kahit sa bata, makita ang edad po, 3 taon, 4 na taon bata, makita na po natin, diabetic. Okay?
Minsan po nakakagulat, 2 taon, nakita nyo, naka-maintain po yan, insulin. So napakabata po nun. Kung isipin natin, ano kaya nagiging dahilan? Bakit po dumadami, nagkakasakit agad ng maaga? Dahil po kaya saan? Pagkain. Tama po yan. Hindi po nasusunod ng wasto ang tamang pagkain. Kaya lang, ano ho ba ang wastong pagkain? Okay? Pamilyar po kayo dito sa TV, yung napapanood natin na commercial sa TV. Ano po yan? Commercial po ng ano? Gatas. Okay? Ito po yung wastong pagkain. Kakain po tayo ng gulay 5 hanggang 10 beses bawat araw. Okay? Food pyramid. Pansin mo na sa ilalim. Inom ka daw ho ng 8 baso ng tubig hanggang 10 beses bawat araw. Kain po tayo ng gulay 5 hanggang 6 na beses bawat araw. Gulay saka prutas. Pansin natin nasa taas. Maliit po siya. So, ibig sabihin, 1 beses o hanggat maaari, huwag ka na daw kakain. Ano po yan? Maalat, matamis, saka mataba. Okay? Tanong po ganito. Lahat ho ba tayo kumakain ng gulay? Palagay ko, lahat naman po kumakain ng gulay, no? 5 beses ho ba hanggang 6 na beses bawat araw natin kinakain ng gulay? Araw-araw po. Patas nga po na kamay kung may nakakagawa. Ha? Di ba? Isa pa ang tanong. Lahat ba kumakain ng karne? O yung maalat? O 1 beses lang din ho ba bawat araw? Araw-araw, 1 beses. Wala din po nagtaas ng kamay. So, anong ginawa po natin? Yung 1 beses, gagawin natin 3 beses o kaya 5 beses. Okay? Yung 5 beses, gagawin natin 1 beses. Di ba? Kaya dumadami ang nagkakasakit. Ano yung karne? Umaga. Karne. Di ba? Longganisa. Tanghali. Gabi. Minsan may merienda ka pa. Okay? So isipin natin, kung ang mga magulang, hindi nila magawa ang pagkain ng wasto, paano kaya ang bata? Ano ho bang gusto ng bata ngayon? Instant noodles, instant canton, lahat fast food, saka lahat instant. Kaya pansinin po natin ang buhay natin mga Pilipino. Instant din. Kaya po dumadami ang nagkakasakit agad ng maaga. Kaya po na-introduce tayo sa First Vita Plus. Okay? Ano ho bang First Vita Plus? Ito po 5 gulay. Malunggay, dahon ng sili, saluyot, uray, talbos ng kamote. Pinagsama-sama po yan sa 1 sachet. Tinitimpla na lang po sa 1 baso ng tubig. 250 ml, okay, hanggang 300 ml. Depende na po sa panlasa natin. Okay, pwede po siyang malamig, pwede po siyang mainit. Ang huwag nyo lang susubukan, iinumin kung kumukulo. Pwede bang inumin yung kumukulo? Hindi nyo na maiinom yung kung kumukulo. Okay? Ngayon, pwede bang uminom ka ng 1 bagay nang hindi mo alam ang benepisyo nito sa ating katawan? Okay? Ano ho ba mga sakit ang pwede nitong maiwasan? Kasi importante ang gulay eh. Di ba? Kaya yung mga bata at matanda na hindi mahilig kumain ng gulay, pag humuinom tayo ng First Vita Plus, halos lahat po ng 5 gulay, nainom na po natin o nakain na natin. Kaya lang, anong benepisyo nito sa ating katawan? Anong mga sakit ang pwede ho nating maiwasan? Pwede ho tayong makaiwas sa diabetes. Okay? Anemia, sakit sa puso, leukemia, colon cancer, breast cancer, prostate cancer, hika, ubo, sipon, lagnat, high blood, goiter, almoranas, constipation, UTI, insomnia, ulcer, hepatitis. Halos lahat po ng klase ng sakit pwede ho nating maiwasan. Ang tanong ganito, ang gamot ba sa high blood pares ng gamot sa diabetes? Magkaiba. Ang gamot sa diabetes, pareso ba ng gamot sa rayuma? Magkaiba din. Eh bakit pag uminom kami ng First Vita Plus, halos lahat po ng klase ng sakit pwede nating maiwasan? Okay? Naniniwala ho ba tayo, pag malakas ang resistensya ng katawan nyo, hindi ka basta dadapuan ng sakit? Ganun po ang ginagawa ng First Vita Plus sa ating katawan. Bawat sistema ng katawan natin, tinutulungan ito. At pag natulungan ang sistema ng katawan mo, sarili mo po ang tumutulong sa inyo, kaya po may mga gumagaling. Okay? Kaya lang paano? Pag-uusapan po natin yung 5 klase ng gulay. Paano po ito nakatulong sa ating katawan? Maging handa po tayo. Ang First Vita Plus po, ulitin ko, hindi po siya gamot. Eh, doktor, bakit yung kapitbahay namin ang daming-daming maintenance? Pag inom ng First Vita Plus, ilang linggo, ilang buwan, binawasan yung mga gamot, tapos iniinom niya yung First Vita Plus. Kasi hindi tinutulungan ito yung sistema ng katawan natin. Ang tawag po doon, auto-regulation. Okay? Kaya lang nga po, papaano? Yun pong pag-usapan natin. Pag sinabi yung ba malunggay, anong alam natin benepisyo ng malunggay sa ating katawan? O yung mga nanay. Diba? Pampagatas. Pagkatapos mga anak, bigyan ng malunggay, panlakas mga pagpagatas. Totoo naman po yan. Vitamin C. Ano alam nyo na mga gulay o putas mayaman sa vitamin C? Diba? Yung mga citrus. Orange, guava. Sa makatwit po mga citrus.
Pag sinabi yung malunggay, ang katumbas po nito para tayong kumain ng pitong orange sa vitamin C content. Okay? Para saan po ang vitamin C? Sa ubo, sa sipon, sa lagnat. Okay, di ba nakita nyo sa commercial sa TV, yung bata nilalagay ng malaking sombrero, tapos tinitira ng ubo, ng sipon, ng lagnat. Ano po yun? Vitamin C po yun. Okay, bukod po doon, ang vitamin C, maganda po siya sa wound healing. So, ibig sabihin, maganda po siya sa may mga sugat, lalo na po yung mga naoperahan. Mabilis po yung kanyang collagen formation, yung pagbuo ng langib. Maganda po siya. Bukod po doon, maganda rin po siya sa may mga anemia o yung mababa ang pulang dugo. Bakit? Kasama po ng vitamin C ang iron. Pag-transport ng oxygen, galing sa baga mo, dadalahin sa lahat ng parte ng katawan mo, kaya tayo nakakaiwas sa anemia o mababa ang pulang dugo. Kaya lang, anong pwede mangyari sa atin pag kulang o deficient ang vitamin C content ng katawan? Madalas po tayo magsingaw. Alam niyo yung singaw? Masarap po bang kumain pag may singaw? Hindi ka makakain pag may singaw ka, di ba? Mahapdi. O kaya naman madalas dumudugo yung gums natin. Gum bleeding, ang tawag po dun scurvy. Deficiency po yan ng vitamin C. Okay, ano pang alam natin benepisyo ng malunggay? Vitamin A. Okay, saan ba madalas nakikita ang vitamin A? May alam kayo? Makukulay na gulay, kalabasa o kaya yung mga carrots. Ang malunggay po, para tayong kumain ng apat na carrots sa vitamin A content. Okay, para saan ba vitamin A? May idea tayo? Sa mata. Totoo po yan. Tatlong klase po ang vitamin A. May tinatawag tayong retinol, retinal, okay, at retinoic acid. Okay, at hindi lang po siya sa mata maganda. Maganda rin po siya sa reproduction. Okay, sa growth at saka sa epithelial tissue and keep. So, ibig sabihin po nun, maganda rin po siya sa balat. Lalo na yung may mga problema sa balat. Kagaya po ng ano? Hika ng balat o skin asthma, eczema, o kaya mga psoriasis, okay? O kaya mga contact dermatitis. Doktor, ano po yung contact dermatitis? Yun po yung pag nagsuot ka ng hikaw, kwintas, belt, o kaya mga tsipit na sinelas, tapos napagod ka, nagpawis, kinamot mo, kinate, di ba? Tapos nagsusugat. Dermatitis po yung contact dermatitis. Maganda po ang vitamin A doon. O kaya minsan nakapanood ka ng commercial sa TV, di ba? Sabihin sa TV, retinol. Tapos, commercial nung babae, yung pampunas sa gabi, bago matulog, pampaganda po ng kutis, vitamin A po yun. Okay? Bukod po doon, pag magandang supplement natin ng beta-carotene o vitamin A content sa ating katawan, makaiwas po tayo sa iba't ibang klase ng cancer, lalo na po yung cancer sa baga. Okay? Pero, pag deficient o kulang vitamin A content ng katawan, ano pwede mangyari sa atin? Night blindness, kalimitan, malabo ang paningin, lalo na sa hapon. Okay? O kaya naman, madalas mahapdi ang iyong mata kasi kulang ka sa pagluluha. Ang tawag po doon, seroptalmia. Okay? Sa mga kalalakihan po, special. Pag deficient o kulang ang vitamin A content ng katawan mo, mahirapan ka makapag-produce ng sperm cell. So, ibig sabihin, hindi ka makakabuo. Anong tawag doon? Baog. Okay, deficiency po yan ng vitamin A. Okay, so mahirapan makapag-produce ng sperm cell. Okay, ano pang alam natin benepisyo ng malunggay? Calcium. Nakarinig na po tayo ng calcium. Para saan ba ang calcium? Sa buto. Di ba sabi sa TV, inom daw po tayo ng 2 baso ng gatas. Maglalakad po tayo ng 10,000 step. Lalo na mga kababaihan pag nagkakaedad para makaiwas saan? Osteoporosis. Okay, ang first Vita Plus po, para kang uminom na 4 baso ng gata sa calcium content. O 1 liter ng gata sa calcium content. Napakaganda po nating i-supplement ito daily. Okay? Bakit yung mga anak natin, yung mga bata, hanggat bata, painumin daw po muna natin ng gatas bago matulog. Okay? Kasi, pagdating mo ng 21 years old pataas, continuous na po ang pagtatapo ng ating calcium sa ating kidney. Okay? Kaya nga minsan yung mga kababaihan nagsusupplement o kaya mga naman nagpipil sila para makatulong sa kanilang bone structure. Okay? Ano pang alam natin benepisyo ng malunggay? Nakarinig na po tayo ng ano? Potassium. Okay? Saan ba madalas nakikita ang potassium? Nakarinig natin. Sa saging. Okay? Ang malunggay po, para po tayong kumain ng 3 saging sa potassium content. Okay? Para saan po ang potassium? Para po siya sa muscle. Diba? Yung mga nangingimay ang kamay, namamadhi ng katawan, sumasakit ang dibdib, chinecheck po ang potassium niyan. Okay? Halimbawa, ganito. Normally, ang potassium level ng katawan natin, 3.5 hanggang 5.5. Depende na po sa ospital natin. Okay? Halimbawa, masama po kasing mapasobrang baba at mapasobrang taas ang potassium level ng katawan mo. Okay? Halimbawa, 1.5 ang level ng potassium ng katawan mo.
kailangan po naka-admit po tayo sa ICU. Okay? Wala po tayo sa ordinaryong kwarto. Bakit? Masamang mapasobrang baba kasi pwedeng atakihin sa puso. Ang tawag po doon, arrhythmia. Secondary saan? Hypokalemia o mababa ang potassium level ng katawan. Okay? At ang naigagalaw mo lang doon, yung mukha mo at mata. Okay? Yung buong katawan mo, halos nakaparalyze po yan kasi affected ang muscle. Okay? Kung halimbawa naman, umabot ka ng 2.9, okay? O kaya mga 3.1, kita mo yan, nakakapaglakad po sila. Pero sila po yung ika-ika. Okay? Sobrang sakit ng binti nila. Sila po minsan yung naglalakad, tapos biglang natutumba. Tapos punta ng ospital, chinek ang potassium, sobrang baba o mababa ang potassium. Okay? Ngayon, ang kagandahan sa atin, para tayong kumain ng tatlong saging sa potassium content. Okay? Masama din po na mapasobrang taas ang potassium level ng katawan mo. Okay? Kasi pwede ka rin sobrang taas, pwede ka rin atakihin sa puso. Isa din po siya, pwedeng gamitin sa lethal injection. Di ba? So, pwedeng atakihin sa puso pag napasobra ang bigay nun. Ang tawag din po doon, arrhythmia. Okay? Ang isang kagandahan sa potassium, nakatulong po ito pampababa ng blood pressure. Kasi diuretics po siya. So, ibig sabihin ng diuretics, nakatulong pampaihi, kaya nakatulong pampababa ng blood pressure. Okay? May nagtanong, Doktor, ibig sabihin no ba, pag ikaw ihi ng ihi, bumababa ang blood pressure mo? Okay? Hindi po lahat ganon. Okay? Pag high blood ho ba kayo, sinabihan kayo ng mga doktor nyo na bawal kayong kumain, okay, ng maalat, no salt, saka no fat. Sinabi ho bang ganyan? O, sino ba may kakilala ditong may high blood? Pag may high blood ba, sinabi na huwag kang kakain ng maalat, huwag kang kakain ng mataba. Sinabi ho bang ganon? O ang sinabi sa inyo, bawasan mo daw yung maalat, okay, at bawasan ang mataba. Okay, ganito po yung ano, sodium chloride, yun pa yung alat. Sinabi ho bang ganun, ano yung tama? Bawas o bawal? Bawasan. Kasi hindi bawal yan. Kasi nandun sa food pyramid kanina, di ba? Ang alat, tamis sa taba hanggat maaari, isang beses lang natin kakainin. Bawat araw. Kaya kahina, high blood, anong ginagawa natin? 3-5 beses natin kinakain ang alat. So, ibig sabihin, pag may sumabrang alat sa katawan mo, dyan po nag-uumpisa ang hypertension. Okay? Ang ginagawa po ng potassium, yung sobrang alat ng katawan mo, yan po yung kinukuha at iniihi natin. Okay? Sino ba dito naka-experience? Pag inom ng first Vita Plus, ihi sila ng ihi. Okay? Yung mga unang linggo, iihi ng ihi. Kasi diuretics po yan. Tinatanggal yung mga sobrang alat ng katawan mo, kaya nakatulong din ito pampababa ng blood pressure. Okay? Minsan may nagtanong ulit, Doktor, bakit ganon? Pag inom ko ng first Vita Plus, ang himbing-himbing ng tulog ko. Okay, may naka-experience ba dito ng ganun? Pag inom ng first Vita Plus, ang sarap-sarap matulog. Okay, meron, di ba? Paano kaya namin ipapaliwanag yun? Lalo na kung trabaho ng mga kaibigan ko sa call center, edi gabi, baka mamaya matulog buong gabi. Okay? Ang potassium po, may pinanggagalingan. Okay? Ang pinanggagalingan po ng potassium, ang tawag, isang neurotransmitter agent, ang tawag po doon, serotonin. Siya po yung ating mood regulator. Okay? Ibig sabihin po ng mood regulator, siya po nag-a-adjust ng mood natin. Okay? Kaya po tayo nare-relax pag umiinom ng first Vita Plus. Okay? Sino ba nakaka-experience dito? Pag umiinom ng first Vita Plus, para pong ang sarap-sarap ng pakiramdam. Meron ba? Na-experience po natin para ang sarap ng pakiramdam, di ba? Kasi meron po tayong mood regulator. Nag-a-adjust ng ating mood. Sino ba dito umiinom ng first Vita Plus? Pag umiinom ng first Vita Plus, umiinit ang ulo. Meron ba? Wala, no? Kasi meron po tayong ano, mood regulator. Okay? Nag-a-adjust ng ating mood. Okay? Para mas madali po nating maintindihan, ano ba to? I-relate po natin sa actual na nangyayari sa atin. Ano po ba sa atin yung masarap kainin? Yung medyo tumutunog. Ha? Ano yun? Oh, chicken joy buko doon. Yung pag kumakain, tumutunog yung balat. Ha? Lechon. Oh, lechon, di ba? Masarap po ba yun? Masarap, di ba? Oh, lechon. Pag kumain tayo ng lechon, at napasarap ang kain natin, di ba minsan masarap kumain? Eh, busog na busog ka. Pag busog na busog ka, sino po dito naka-experience, inaantok? Ha? Pag busog na busog. Inaantok tayo pag busog na busog, di ba? Bakit? Di ba? Kaya lang bawal daw matulog pag busog na busog. Bakit kaya? Kasi, na-stimulate ang serotonin, kaya tayo inaantok.
Di ba, sabihin ng brain mo, pagkatapos kumain, magigising yung serotonin, sabihin sa'yo, antokin ka. Kaya lang, bawal daw matulog. Bakit? Kasi, baka, bangungutin. Di ba? Pamilya kayo itong mga 2001, meron pong artista na matay sa Palawan kasi binangungot daw. Nabalitaan niyo yun? Sino yun? Si Rico yan. Okay, anong panahon yun? Mga 2001 yun no? Anong buwan? Pamilya kayo sa buwan? Ha? Di ba? Ano yun? Holy Week. Holy Week, di ba? Mga March, April. Okay? Mga March, April. Ano ho binanggit ko sa inyo kanina? 2001, graduate po ako ng pagdodoktor ko. Ano ho ba pag sinabing March, April? Ano ho ba yan? First prelim, second prelim, finals. Finals. So, ibig sabihin, examination period. So, nag-aaral po kami noon. Hinanap namin kung anong dahilan. Okay? May idea ho ba kayo gaano katagal pag-aaral ng medicine? Ha? 10 years. Diba? So, bilangin kaya natin, no? Elementary, ilang taon? 6 na taon. Pag nag-high school ka, o pag nag-college ka, graduate ka na ng college. So, kailangan ko na mag-aaral ng pagme-medicine. So, aaral ka ulit, 4 na taon. Graduate na ako pag do-doktor ko. Di ba? May diploma na ako, kaso hindi pa ako, wala pa akong lisensya. Kailangan ko ngayon mag-board exam. O, so, the another. Plus, 1 year. Okay? May lisensya na ako ngayon. Di ba? Pasado na ako ng board exam, kaso hindi pa ako marunong maggamot. Kailangan ko pa mag-aral. Eh, gusto kong pag-aralan, yung bang matatanda pag nagkakasakit, di ba? Alam niyo yun? Internist. Gusto kong mag-internist o kaya gusto kong mag-pediatrics sa bata. O, sige, aral ulit tayo. Plus, 3 years. Okay? Eh, ang gusto ko, doktor, yung bang puso ng ng matanda at saka yung puso ng aralan, di ba? Pwede naman po yun. Eh, di mag-aral ulit tayo ng plus 2 years. Di ba? Doktor, ang gusto ko yung nag-o-opera, yung bang pagsinaksak, yung ako yung mag-o-opera. O, pwede naman din po yun. Okay? Di mag-anagdagdag po tayo. Plus 5 years, aral po ulit tayo. Di ba? Doktor, ang gusto ko yung pagsinaksak sa puso, ako yung mag-o-opera ng puso. O, di aral po ulit tayo ng plus 3 years. Di ba? 10 taon ho ba? Halos kalahati na ng buhay mo, nag-aaral ka. Di ba? Pagkatapos, tapos ka na nitong mga to, nagpatawag sa ibang bansa kasi may convention. Di ba? Aaral ka na naman ng 6 na buwan. Di ba? Walang katapos ang pag-aaral. Tapos biglang namatay si Rico yan, binangungot. Di ba? Estudyante kami noon, group study, nag-aaral kami. Hanapin kaya natin ang kinamatay ni Rico yan. Okay, hinahanap po namin yung kinamatay ni Rico yan. Ano nga yung kinamatay ni Rico yan? Binangungot, di ba? Alam nyo, nakatulog na lang kami. Hindi namin nakita yung dahilan bakit namatay si Rico yan. Okay? Alam nyo, nakita namin, pwede nga nagkaroon ng pancreatitis o kaya minsan yung mga inaatake sa puso. Di ba? Minsan natutulog, sumakit ang dibdib, biglang namatay na. Okay? May nagbara sa kanilang ugat. Okay? Paano makadalo yan dugo? Halimbawa, ganito. Ito puso natin halimbawa. Okay? 4 na chamber po yan. Halimbawa, ito yung ugat. Okay? Ano nga yung masarap kainin? Lechon. Alam ho ba natin na yung mga taba, di ba, energy source po yan. Di ba? Kailangan mo lang gamitin. Pwede ka naman kumain ng taba eh. Gamitin mo lang, di ba? Mag-exercise ka. Okay? Pag itinulog mo yung taba, saan mapupunta? Okay? Para lang po yung bulalo. Alam niyo yung bulalo? Di ba? Lagay niyo sa rep yung bulalo. Tapos ilabas nyo, ano nangyari sa sebo? Di ba? Titigas. Ganon din po sa ugat natin. Kumain ka ng matataba, tapos itinulog mo. Ang mangyari sa daloy ng dugo mo, di ba, lalapot. Bukod po doon, yung ugat mo, kakapitan ng taba. Okay? Ngayon, ano pwede mangyari? Pag ho ba lumalapot ang dugo, pwede ka ho ba magkaroon ng blood clot? Pwede. Nagkaroon ka ng blood clot. Sa tingin mo, paano dadalo yung puso, papasok sa puso mo? Pwede magbara. Pwede kang atakihin sa puso. Pero, kung ikaw ay mabait, pwede magkaroon ng daan. So, ibig sabihin, yung dugo mo, may bara, gumawa ng daan, balik ulit sa puso mo, buhay ka. So, ibig sabihin, mabait ka. Alam niyo yun, mabait. Ang tawag dito, yan, aneurysm. Okay? Kumuha po kayo ng giripo. Hose, saka lobo. Diba? Ilagay nyo po yung lobo sa hose. Buksan nyo po yung gripo. Ang puso po natin, continuous pumping heart.
Okay, tuloy-tuloy ang daloy ng dugo. Okay? Ngayon, ganun din yung lobo. Buksan nyo yung gripo, tuloy-tuloy din ang daloy ng ano, ng tubig. Okay? Eh, nagkaroon ulit ng bara. Okay? Huwag mong patayin yung gripo. Tuloy-tuloy ang daloy ng dugo. Ano mangyari sa lobo? Puputok. Okay? Ganun din po dito. Tuloy-tuloy ang daloy, lalaki po yung bukol, yung aneurysm, puputok po siya. Ang tawag po dyan, ruptured aneurysm. Saan po siya pwedeng tumama? Pwede pong tumama sa utak natin. Yung mga ugat sa utak, di ba? Sa puso, sa abdominal aneurysm, di ba? Dati po may mga kilalang tao nagkaroon ng abdominal aneurysm, naoperahan sa magagandang ospital, nakaligtas kasi yung mga Pilipinong doktor magagaling. Di ba? Naililigtas po nila yung mga ganong klase ng problema. Okay? So, yun po yun. Aneurysm po ang tawag doon. Okay? So, balik po tayo. Kaya po tayo inaantok dahil sa serotonin. Okay? Yun po isang kagandahan ng malunggay at ng potassium. Okay? Maliwanag po. Okay? At kung mapapansin po natin, ang malunggay po siya po yung tinatawag na miracle vegetable. So, napakadaming sakit na papagaling nito o na iiwasan magkasakit o natutulungan niya. Okay? Ngayon, pangalawa, ano po yung pangalawang sangkap ng First Vita Plus? Dahon ng sili. Okay? Para saan ho ba dahon ng sili? Yung mga nagluluto, para saan po dahon ng sili? Ayan, sa tinola. Luzon, Bisaya at Mindanao. Tinanong ko na po yan, para saan po dahon ng sili? Pansahog sa manok, sa maize, saka sa munggo. Okay, kaya lang, anong benepisyo nito sa ating katawan? Maganda po siya sa mga muscle, saka joint pain. So, ibig sabihin, maganda po siya sa masakit ang kasukasuan, masakit ang balakang, masakit ang likod, sa makatwid. Anti-rayuma po siya o anti-arthritis. Bakit? Meron po siyang tinatawag na capsaicin. Okay? Ito po yung kanyang phytochemical. Natural pain reliever po yan. Okay? At saka cardiovascular enhancer. Okay? Anti-stress, anti-fatigue, immune booster. Yan po ang ginagawa ng dahon ng sili. Personally, ang isang nagustuhan ko dito, yung tinatawag na fibrinolytic activity. Doktor, ano po yung fibrinolytic activity? Ito po yung nakaiwas lumapot ang iyong dugo. Okay, bakit? Pag lumapot ba ang dugo mo, pwede ka magkaroon ng blood clot? Pwede, di ba? Yung blood clot, tumama sa ugat sa puso, ang tawag doon? Atake sa puso o heart attack. Pag yung blood clot, tumama sa ugat sa utak, ano tawag doon? Stroke. O kaya yung mga nakokoma. Okay? Sino po dito yung ano, familiar doon sa dating governor ng ano ng Batangas? Kilala niyo ba yon? Si Armando. Hindi, malapit lang dito, Cavite, Batangas, Armando Sanchez. Okay? Nakaligtas sa hammer, nung nagka-problema sa hammer, tapos nung nagkasakit, ano po ba nangyari sa kanya? Na-stroke. Di ba? Hindi siya nakaligtas. Ayun, dati pong NBI director, kilala ho ba natin yon? Si Baykoko. Di ba? Ano po nangyari sa kanya? Na-stroke din po siya. Eh siguro naman, kilala nyo na si FPJ. Di ba? Kilala nyo ba si FPJ? Ano po nangyari sa kanya? Aneurysm, ruptured aneurysm, na-stroke din po yan. Okay? Kung isipin natin silang tatlo, ano po ang common sa kanilang tatlo? Pamilya kayo sa kanilang tatlo. Anong common sa kanila? O lahat sila patay na. Di ba? Lahat sila patay na at lahat po sila na-stroke. Ganon din po, lahat po sila, tama po, mayaman. Okay? Ang tanong, ano ho nagawa ng kayamanan nila nung sila ang nagkasakit? Wala. Okay, so ibig sabihin mo pala, kahit mayaman ka, ano man ang estado mo sa buhay, pag ikaw nagkasakit, walang magagawa kayamanan mo. Okay? Paano kaya kung ordinaryong tao lamang tayo? Mas mahirap po yan. Kasi lahat po tayo pwede magkasakit. Bakit? Saan ba nakukang sakit? Unang-una sa pagkain, sa tubig, saka sa hangin. Kung ayaw mo magkasakit, pwede bang hindi ka kakain? Pwede ba yun? Di ba? Hindi pwede. Lalo kung magkakasakit. Kung ayaw mo magkasakit, pwede bang hindi ka iinom o hihinga? Hindi pwede. Paglabas mo pa lang ng building natin, anong kasalubong mo dyan? Pollution na. Okay? Kaya sa ayaw at sa gusto mo, pwede kang magkasakit. Okay? Kaya ho ginawa ang First Vita Plus para ka makaiwas sa mga sakit na pwedeng dumating sa atin balang araw. Okay? Familiar po ba tayo dun sa ano? Aspirin. Familiar tayo sa aspirin. Para sa ano ba aspirin? Pampalab daw ng dugo. Okay? Pag uminom pa tayo ng aspirin, kailangan na may laman ng tiyan o wala? Kailangan. Kasi nakakabutas ng bituka, gastric irritant. So, ibig sabihin, ang ginagawa nito, nakakapagpalab daw ng dugo. Okay? So, isipin natin, ano kaya ang kaibahan ng dahon ng sili sa aspirin? Okay? Ang dahon ng sili,
nakatiwas, lumapot ang dugo. So, ibig sabihin, nakakapagpalabno din ng dugo. So, ibig sabihin, parehas po siya ng ginagawa sa ating katawan. Okay? Yun po ang kagandahan ng dahon ng sili. Okay? Ngayon, yung mga lolo, alam niyo yung mga lolo? Diba? Kung mapapansin mo, nangihingi sila, Doktor, dala mo naman kami ng Vita Plus. Kasi ang kagandahan sa kanila, nagigising daw sila sa gabi. Alam niyo yun? Mga medyo nagkakaedad na, oh, mga, ano na, 50 plus senior, umingi sila ng first Vita Plus kasi nagigising sila sa gabi. Bakit? Kasi aphrodisiac din po ang dahon ng sili. Bakit? Ang nakakapagpagising po sa gabi, yung daloy ng dugo sa katawan. Pag maganda ang daloy ng dugo sa katawan mo, maganda po ang gising natin. Hindi lang sa umaga, kahit sa gabi, maganda ang gising natin. Okay? Matantumay mga iba, no? Okay. Ano pang kasunod ng first bite ang dahon ng sili? O, saluyot. Saluyot, para saan naman po yung saluyot? Okay? Ito po ang madulas. Ibig sabihin ng madulas, lubricant. So, ibig sabihin, nakatulong makapag-regulate na bowel movement. So, ibig sabihin, nakatulong siya pampa, dumi. Okay? Kasi may mga tao po, mga Pilipino, sa loob ng isang linggo, isa o dalawang beses lang dumudumi. Ano po tawag sa kanila? Ha? Constipated. Pag constipated ka ba, matagal ka ba o mabilis sa loob ng CR? Matagal. Di ba? Yung iba, minsan bago pumasok ng CR, anong ginagawa? Kumukuha mo na ng pocketbook. O kaya kumukuha ng dyaryo. Di ba? Tapos ang tagal-tagal na kaupo. Yung iba naman, sumisilip sa bintana ng kanilang CR kasi nag-iintay baka may dumaang Bombay. Di ba? Pag nakakita ng Bombay, makahiram ng 7699, pambili ng power pack, pagpunta ng Santre. Ano yun? Di ba? So, balik po tayo. So, ang ginagawa po dito ng saluyot, nakatulong po siya makapag-regulate ng bowel movement para ka makadumi araw-araw. Isa po siya sa pinakamataas ng fiber. At ang fiber, magaling makapagpababa ng blood sugar at blood cholesterol. Okay? Minsan may nagtanong, Doktor, binanggit nyo sa amin kanina, nakatulong ito makapag-regulate ng bowel movement para kami makadumi araw-araw. Bakit kaya yung kaibigan ko, regular naman ang bowel movement. Diba? Araw-araw dumudumi. Pag inom ng first Vita Plus, ilang araw nag-constipate pa siya? May nagtanong ba sa inyo ng ganyan? Nahirapan pa dumumi ilang araw. Okay? Paano po namin ipapaliwanag po yun? Okay? Lahat po ng herbal pwedeng dumaan sa detoxification o healing crisis. Diba? Ano po yung ibig sabihin ng detoxification? Ano pwede nilang maramdaman? Pag inom nila ng first Vita Plus, pwede pong sumakit ang ulo nila. Pwede silang mahilo. Okay? Pwede magpalpitate. Pwede sumakit ang dibdib. Pwede po silang ubuhin. Pwede magsuka. Pwede po magkaroon sila ng constipation. Pwede rin po sila magkaroon ng diarrhea. Pwede rin magkaroon ng skin eruption o yung pula-pula. Okay? Pwede po yun. Doktor, anong pwede namin gawin pag kami nakaramdam ng ganun? Dagdagan nyo lang po ang iniinom nyo na first Vita Plus. Kung una, isang beses, gawin nyo yung dalawa. Kung dalawa, gawin mong tatlo. Kung tatlo, gawin mong apat. Wala po siyang overdose. Okay? Kahit gaano kadami, pwede nyong inumin. Wala pong overdose. Saan ho ba kayo nakabalita? Kumain ng isang plangga ng malunggay, bumula ang bibig. Meron ho ba? Wala. Kasi wala po siyang overdose. Okay? Doktor, sinabi ko na nga po yan. Pinaliwanag ko na nagdi-detoxify siya o nag-healing crisis. Kaya lang ayaw pa rin yung bumili. Ano kaya ang pwede namin gawin? Okay? I-drawing mo ngayon. Okay? I-drawing mo kung paano nangyayari sa loob ng katawan nila. Yung process ng detoxification. Okay? Ayan. Dito halimbawa kumakain. Ito yung bituka mo. Okay? Dito ka dumudumi. Lahat po ng parte ng katawan natin may pinto. Ang bahay po ba may pinto o wala? May pinto. Ganon din po sa loob ng katawan natin. May tinatawag tayong mga pinto o mga valves o sphincter. Okay? Halimbawa, dito yung dumudumi, dito may pinto. Okay? Tanong, meron ho ba ditong hindi pa nakakatikim ng inihaw o barbecue? Meron ho ba? Lahat ho ba nakatikim na ng inihaw at barbecue? O, lahat. Masarap ho ba? Masarap, 'di ba? Yung tostado kinakain nyo? Kinakain. Eh medyo may kulay itim, pinapatulan nyo? Pinapatulan nyo. Alam po ba natin na yung medyo may mga kulay itim na 'yan, carcinogenic. So ibig sabihin ng carcinogenic, pag sumobra sa katawan mo, pwede kang magkaroon ng cancer. Okay? 'Di ba yung mga itim-itim, sausaw sa suka, yung katabi mo, sausaw sa suka din, dadaan yung tricycle, sabay yung kakain, bubughan ka pa ng usok. Diba? Flavor yun eh, no? Flavor. Sa pantanong, may kumakain ba may nakakain na ba dito ng dilata? Ha? Yung lata? Ah, yung lata? Nakain na yung lata? May preservative wala?
Meron. Pero kinakain natin. Okay, yung mga yan, hindi po siya nadadigest ng mga digestive enzyme. So, naiiwan po siya sa ating bituka. O, halimbawa, buong buhay mo, kumakain ka ng inihaw at barbecue, kumakapit na po yan dyan. Okay? Kahit pa kumain ka, yung mga yan, nandyan na po siya. Okay? Lahat ng parte ng katawan natin may pinto. Ang puso po natin may pinto yan. O, kasi may mga bulbs yan. Aortic valve, mitral valve, pulmonary valve, tricuspid valve. Halimbawa, ganito. Ito puso mo. Okay? Halimbawa, ito ugat mo. Ang ugat po natin, ang daloy ng ugat natin, one way lang. Okay? Dapat pa ganun lang. Hindi pwede sa isang ugat, ganun-ganun siya. Kaya nga may tinatawag na artery at may tinatawag na vein. Okay? Halimbawa, papasok yung dugo mo sa puso mo. Dito meron din pinto. Okay? Papasok yung dugo dyan, lalabas sa system ng katawan mo, babalik ulit, may pinto ulit, babalik ulit dito, tapos lalabas. Okay? Kaya nga dito naman yung isang ugat, o halimbawa ito yung vein, lalabas naman po dito, hindi pwedeng balik-balik. Ganon din po sa loob ng puso. Pag pumasok na dito, hindi pwedeng babalik ulit dyan. Kasi pag bumalik yan, dapat may isa pang pinto. Di ba? At pag nangyari yan, ang tawag sa baby mo, blue baby. So, ibig sabihin, may butas ang puso. Okay? So, hindi po pwedeng ganon. Okay? Doktor, ano naman pong kinalaman ng mga pinto-pinto sa pagkain-kain namin? Di ba? May kinalaman po yan. Bakit? Hindi kasi pwede na pag dito ka kumakain, dito ka din dudumi. Pwede ba yon? Pag dito ka kumain, dito ka din dudumi. Hindi pwede. Pag dito ka dumudumi, dito ka din kakain. Pwede ba yon? Hindi. So, ibig sabihin, may pinto po dito. Okay? May mga sphincter po dyan. Okay? Dito, mayroong anal sphincter. Okay? Pag nasusuka ka, napipigilan nyo ho ba? Napipigilan nyo. Nakatakbo kayo ng CR eh. Diba, pwede bang halimbawa dito kayo kumakain, tapos nasuka ka, susuka ka na agad, tapos mo sumuka, kakain ka na ulit. Pwede ba yun? Hindi pwede. Pag nadudumi o naiihi ka, napipigilan nyo ho ba? Napipigilan, nakatakbo ka ng CR eh. Diba? O, halimbawa, nadudumi ka, takbo ka ng CR, sasabihin ng utak mo, huwag ka muna lalabas. Diba, pagdating mo sa CR, o, saka mo lalabas. Kasi meron po ditong ano, meron po dyang muscle o sphincter. Sasabihin ng utak mo, wag muna ikaw lumabas. Okay? Pagdating mo sa CR, sabihin ng utak mo, lumabas ka na. Kaya ako dumudumi. So, ibig sabihin, napipigilan. Ganon din po sa atin. Okay? Dito may pinto. Yan yung mga kinain mo na mga toxin. Okay? Ito yung pinto. Uminom ka ngayon ng First Vitaplus. Ano ba gawin ng First Vitaplus sa ating katawan? Tatanggalin lahat ito hanggat maaari. Okay? And dami-daming toksin yan. Okay? And liit-liit ng pinto. Okay? Paano kaya magkakasya yung lahat ng laman ito dito sa isang maliit na pinto kung sabay-sabay po siyang lalabas? Okay? Ano pong gagawin niyan? Pipila. Okay? Para pong ganito. Halimbawa, itong lahat ng ito. Okay? Itong isang buong kwarto, ito po yung isang buong yan. Lahat po nang nandito, dumi. Okay? Sino po yun? Ha? Kayo. Okay, kung lalabas po kayo sa pinto ng sabay-sabay, kakasya ba kayo? Hindi, anong gagawin nyo? Pipila po kayo. Uti-uti po kayong pipila. Okay? Uti-uting pipila, uti-uting lalabas dito. Okay? Yan din po yung time na ilang araw nagko-constipate yung pasyente. Okay? Ilang araw po siyang hindi makadumi. Abangan nyo pag nakadumi pasyente. Anong kulay ng idudumi niyang? Kulay itim, kulay dark green, amanti-mantika. Tapos kailangan mo buksan ng CR. Hanggat mare, pinto, bintana, lahat bubuksan mo na kasi bango-bango niyan. Di ba? Kailangan mo buksan. Okay? Ang tawag po dyan, detoxification o healing crisis. Okay? Ngayon, tuktok pa anong gagawin namin? Pinaliwanag na namin nagdi-detoxify yung pasyente. Eh, ayaw pa rin maniwala. Kung ayaw pa rin maniwala sa inyo, kung ano yung idin-drawing ko, ito-drawing nyo din sa kanila. Okay? Pag na-drawing mo ito, di ba, at naipaliwanag mo sa kanila, ang tawag sa inyo, MD. Di ba? Ayaw nyo noon, pag dealer ka ng First Vitaplus, MD ka na din. Kung gusto mo, meron ka pang PhD. Di ba? Alam nyo ba ito? Mukhang doktor, pero hindi doktor. O, pero naipaliwanag mo. Di ba? So, yun pong ginagawa ng saluyot sa ating katawan. Nakatulong po ito makapag-regulate ng bowel movement para ka makadumi araw-araw. Ang tawag po dito, detoxification o healing crisis. Okay? Kasunod na sangkap ng First Vitaplus, colitis, uray o spinach.
Para saan naman po ito? Ito po yung expectorant. So, ibig sabihin ng expectorant, nakatulong makapagpalabas ng plema. So, ibig sabihin, mucolytic, pampalusaw ng plema, expectorant, pampalabas ng plema. May bata po nagtanong yung magulang, Doktor, bakit kaya ganun? Pag inom ng First Vita Plus, yung anak daw po niya, nagsuka. Ano pong sinuka? Panay plema. Okay? So, halimbawa, yung anak nyo, hindi makatulog sa gabi kasi may sakit, inuubo, nilalagnat. Hindi makatulog, ubo ng ubo. Nagsuka pasyente, nilabas plema. Anong ginagawa ng anak nyo pagkatapos magsuka? Natutulog. So, ibig sabihin na ilabas po niya yung toksin ng katawan po niya. Okay? So, yun po yung isang ginagawa ng First Vita Plus. Isang nagustuhan ko dito, yung tinatawag naman hemostatic activity. Doktor, ano po yung hemostatic activity? Ito po yung nakatulong makapagpaampat ng pagdudugo. Bakit? Minsan no, may mga tao pag dumdumi, kulay itim. Bakit kulay itim? Yung pala may gasgas ang bituka. So, halimbawa, kumuha kayo ng dugo, ilagay nyo sa baso. Okay? Iwanan nyo ilang oras, ano nagiging kulay? Kulay itim. Ganon din po nangyari sa loob ng katawan natin. Hindi ka makadumi ng ayos. Pag dumi mo kinabukasan, kulay itim din yung pala may gasgas ang bituka. Okay? Ang ginagawa nitong ano, sa ng ano, colitis, nakatulong po siya makapagpaampat ng pagdudugo. O kaya naman, misa may mga kababaihan. Sa loob ng isang buwan, dalawang beses dinadatnan. Meron bang ganon? Sa loob ng isang buwan, tatlong beses dinudugo. Meron bang ganon? Meron. Yung pala may bukol sa matres o bukol sa ovaryo o kaya may mga hormonal imbalance. Hindi regular ang menstruation. Meron ba ganon? Hindi regular ang menstruation. Okay. Halimbawa, ikaw, hindi regular ang menstruation mo. Sa loob ng kalahating taon, dalawa o tatlong beses ka lang nagkakaroon. Eh, gusto mong maging regular ang menstruation mo. Ano gagawin mo? Saan ka pupunta? Punta ka sa? Okay. Punta ka sa doktor. Ang tawag po doon, OB, gyne. Okay. Bibigyan ka ng gamot. Anong gamot ang ibibigay sa'yo pag pumunta ka sa kanila? Okay, bibigyan ka ng OCP. Ano po yan? Pills. Okay, ang tanong, pag umiinom ka ba ng OCP o ng pills, mabubuntis ka ba o hindi? Hindi. Okay, kaya nga OCP, ibig sabihin oral, iniinom, contraceptive na gamot. Okay, so ibig sabihin, hindi nga mabubuntis. Okay, ngayon, pinagdidibatihan po yan sa Senado. O ano ho yan? RH? O Bill, nagkakagulo po sila dito. Ano ho ba kayo? Anti o pro? Di ba? Hinaluan ng iba eh, no? So okay, OCP po yan. Pag sinabing OCP, combination pills po ito. Ibig sabihin ng combination pills, mayroong estrogen saka progesterone. Okay? Kaya may mga hormonal imbalance na tutulungan din po natin dito sa First Vita Plus. Hindi ko sinasabing ito gamot, pero nakakatulong po ito sa mga kababaihan o yung may mga hormonal problem. Okay? May mga dysmenorrhea, natutulungan din po ito. May mga myoma o bukol sa matres, ovarian cysts, natutulungan din po natin. Hindi ko sinasabing gamot, pero nakakatulong po sa kanila makapag-regulate ng bleeding at yung mga hormonal problem po nila, natutulungan din po. Okay? Yan po isang kagandahan ng colitis, uray, o spinach. Okay? Ano yung panglima na sangkap ng First Vita Plus? Talbos ng kamote. Para saan po ba talbos ng kamote? O, pampataas po siya ng pulang dugo. So, ibig sabihin, nakatulong po siya sa may mga anemia o mababa ang pulang dugo. Hindi po siya pampataas ng blood pressure. Kasi minsan pag pumunta kayo sa probinsya, okay? Sabihin, nakita talbos ng kamote, Doktor, bawal sa amin yan kasi high blood na kami. Okay? Pampataas po siya ng pulang dugo. So, ibig sabihin, nakatulong siya sa may mga anemia o mababa ang pulang dugo. O pinapataas po niya, pulang dugo. Okay? Bukod po doon, ang isang kaganahan dito, siya lang din po ang halaman na may iodine. At ang iodine, nakatulong po yan sa thyroid synthesis. So, ibig sabihin, nakatulong siya sa may mga goiter, hyperthyroid o hypothyroid, pwede ka nalang matulungan. Okay? Ang galing din po niya makapagpababa ng blood sugar at blood cholesterol, lalo na sa mga pasyente na may diabetes type 2. Doktor, ano po yung may diabetes type 2? Meron ho bang type 1? Meron. Ang diabetes type 2 po, nakuha mo ng diabetes mo dahil na sa mga kinain mo. Okay, kalimitan po, lumalabas yan, 30, 30 years old pataas. Ang type 1 po, bata pa lang may diabetes ka na. Okay, kung ang magulang mo pares diabetes, may lalabas sa anak diabetic din. Kung hindi natin babaguhin ang ating lifestyle. Okay, kaya lang isipin natin. Okay, o kung ang First Vita Plus kaya ginawan siya, inimigyan ng bata. Hindi. Okay, kung ginawang kapsula, inimigyan ng bata. Hindi rin. Kaya ang ginawa dito, ginawa siyang juice. Okay? Tinitimpla na lang sa isang baso ng tubig. 250 ml hanggang 300 ml. Depende po sa panlasa natin. Ulitin ko, pwede po siyang malamig, pwede po siyang mainit. Ang wag nyo lang susubukan, iinumin kung kumukulo. Okay? Sino po ang pwedeng uminom?
6 months na baby, pwede mo nang painumin hanggang matanda bago ka ilibing, pwede ba 'yon? Pwede. Bago ka ilibing, pwede kang painumin. Okay. Doktor, bakit po 6 months lang ang pwedeng painumin? 'Di ba? Kasi meron po tayong executive order galing sa Malacañang, okay? Na exclusive breastfeeding below 6 months. Okay? Ang tawag po diyan yung executive order 051. Ang tawag po doon yung milk code. Okay? Ibig sabihin, pag below 6 months, kailangan pure breastfeeding. Doktor, paano po kaya yun? Eh, hindi ako nakakapag-breastfeeding. Nag-uopisina ako. Isang buwan pa lang pinadededi yung ano ko, tapos nagtrabaho na ako. Kaya pinadededi ko na sa bote. Paano kaya ang pwedeng gawin? Kahit pa yung anak mo, eh, isang buwan pa lang, di ba? Pwede mo na siyang painumin ng First Vita Plus. Yung isang sachet, timplahin mo lamang sa 8 ounces na bote. Okay? Yung isang sachet, 8 ounces. Pag hindi naubos, lagay mo lang po siya sa rep. 48 hours, pwede po siyang nasa rep. Okay? Kaya lang ang pakiusap ko, pag ipapadede nyo na ulit sa baby, kailangan ibabad nyo muna sa mainit na tubig. Okay? Kasi isipin mo, galing sa rep. Pag pinadede nyo yung baby nyo, nang galing sa rep yung anak nyo, isang buwan, manginginig baby nyo, lalamigin yun kasi lamig galing sa rep eh. Diba? So, manginginig o malalamig. Kasi isipin mo, 9 months, nasa loob ng tiyan, may amniotic fluid dyan, mainit. Okay? Tapos, paglabas ng baby, nakikita ni tatay sa niko, balot na balot yung baby. Okay? Tapos, iniilawan pa yan. Paglabas sa ospital, pinaarawan ba yan? Okay? Pagdating kay doktor, i-check up po yan, paiinitin pa yung stethoscope para hindi maramdaman ng bata. Di ba? Tapos, bibigyan mo ng dede, galing sa rep, malamig, giginawin o manginginig baby mo o iiyak baby mo. Okay? So, wala naman pong kaso yun. Okay? So, yun lang, iniwasan lang natin umiyak ang baby. Okay? So, pwede naman pong gawin yan. Okay? Ang buntis ba pwedeng uminom? Pwede yung uminom ang buntis kahit pa yung kalimitan kasi sinasabi natin, second trimester. Okay? Bakit? Kasi ang buntis naglilihi. Diba? Eh, first time uminom ng First Vita Plus, unang buwan, nahihilo, nagsusuka. Diba? Taon, sino sasabihin, uminom siya ng First Vita Plus, kaya siya nahihilo. Eh, yung pala, buntis siya. Diba? Pwede naman actually, basta maipaliwanag lang po natin ang ayos. Sabihin natin kung ano yung mga pwede maramdaman. Pwede sumakit ang ulo, pwede lang natin, pwede mahilo, pwede sumakit ang dibdib. Paliwanag lang po natin ang ayos yun. Kahit buntis, kahit first trimester, may sakit o walang sakit, pwede. May ipin o wala, pwede uminom ng First Vita Plus. Okay? So ngayon, ano pa? Ito naman po mga ano to, mga natulungan po natin sa First Vita Plus na mga nag-testimonial sila. Nag-volunteer po sila, pinaliwanag nila yung kanilang mga na-experience sa First Vita Plus. Okay? Ang tao po pag magda-dialysis, mahal o mura? Mahal. May pag-asa o wala? O, kalimitan, may diretsyo. Okay? Ito pong batang ito, 9 years old. Okay? 95% po ng kidney nito si Rana. Kailangang i-dialysis. Ang option po niya, kidney transplant. Eh, mahal po magpa-kidney transplant. Pag Pilipino ka, buti ka na 1.5 million. 1.1 hanggang 1.5. Pag foreigner ka, buti ka na almost 3 million. Okay? Pa-dialysis ka ngayon. Okay? Pag nagpa-kidney transplant ka, iinom ka ba ng gamot? May maintenance ka pa. Kasi hindi mo namang kidney yan eh. Binigyan ka ng ibang kidney. So, kailangan mo uminom ng gamot na pangontra. O baka mamaya i-reject yung kidney inilagay sa'yo. Kailangan mo pa rin mag-maintenance. So, mahal pa rin. Okay? So, itong bata, pinainom ng First Vita Plus. Okay? 2 linggong uminom ng First Vita Plus, yung kanyang ano, follow-up doctor niya, nung nag-follow-up sa doctor niya, yung 95% na kidney na sira niya, naging 85% lang. So, ibig sabihin, nag-improve po ng 10% yan. Ang mga Pilipino po, pag may maganda nangyayari sa kanilang katawan, tinutuloy lang nila kung anong ginagawa. 4 to 5 months uminom ang pasyente ng First Vita Plus, di ba? Nag-improve. Pagbalik sa ospital, doon sa doktor niya, ibig sabihin, normal na yung kanyang creatinine o yung kanyang kidney. Okay? Pag normal ba ang kidney mo, magdadialysis ka o hindi? Hindi na. Okay? Kasi normal naman ang kidney mo eh. Kaya lang, nung mauna kong makita to, anong iisipin natin? Posible ba mangyari o hindi? Nung una kong sinabi dito, nung una kong makita yun, ang sinabi ko ganito. Imposible. Magpakatotoo po tayo, imposible o hindi? Imposible. Kasi mentalidad po natin mga Pilipino, pag ikaw sira ang kidney mo, wala ka ng pag-asa. Okay?
Kaya lang, kung sino po yung naniniwala at nagtitiwala sa taas, sila po yung binibigyan ng gantimpala dito sa atin sa lupa. Okay? Kaya po itong batang ito, natulungan po natin ng First Vita Plus. May mga tao po kasi mga negative. Alam po yun natin yung negative. Diba? Yung ayaw maniwala kahit ano. Diba? Sinukuha na ng doktor, pero dinala ng mga kaibigan ng First Vita Plus, ayaw maniwala. Halimbawa, ang thinking mo, gusto mo mag-dialysis ka lang habang panahon, okay lang naman po yun eh. Kaya nang dalawa lang po ang pwede mangyari sa katawan natin. Una, kaya ng katawan mo na mag-dialysis ka. Paano kung hindi kaya ng bulsa mo, saan ka pupunta? Di ba? 6 feet under ang punta natin. Malungkot man sabihin. Okay? Kaya ng katawan, hindi kaya ng bulsa. Ganon, di ba? Paano kung kaya ng bulsa mo, hindi naman kaya ng katawan mo, saan ka pupunta? Ganon din po. 6 feet under. Okay? Wala naman pong masama na maniwala tayo at magtiwala. Bakit? Nagkaroon po kami ng pasyente. 47 years old. Female. Bata matanda. Bata pa, di ba? Life begins at 40. Okay? Nag-dialysis ang pasyente ng 11 years. Matagal po ba o hindi? Matagal. Kalimitan, 2 taon, 3 taon kinukuha. 7 taon kinukuha. Diba? Yung iba po ayaw na mag-dialysis kasi nag-dialysis ngayon, kinabukasan, nababalitaan, namamatay. Yung iba nagda-dialysis ngayon, biglang namamatay. Okay? Ito pasyente, umabot pa ng 11 years. Sabi ko doon sa kamag-anak, ang swerte-swerte nyo naman, umabot ng 11 years. Okay? Alam nyo, sinagot sa amin, Doktor, 11 years nga po nag-dialysis. Ang gastos din po namin dyan, 11 million. So, ibig sabihin, mayaman na pasyente. Anong punto? Okay? Kaya ng bulsa nila na gumastos kahit gaano kalaki. Papaano kung hindi na kaya ng katawan kahit bata ka pa? Wala naman pong masama na maniwala at magtiwala. Okay? Ngayon, nasa Lucas, sa Bible, kung mababasa po natin, with God, di ba? Nothing is impossible. Okay? Ganun din po sa marketing natin. Okay? Ang marketing po natin, napakaganda ng marketing plan natin. Magkano po ang isang ano? Isang power pack? 7699. Okay? Magkano po ang potential na pwedeng kitain ng isang tao pag bumili ng First Vita Plus? 300,000. Okay? So, napakaganda. Kasi kalimitan ganito. Nag-dealer, umatay ng marketing plan. Paglabas ng Suntory, paglabas ng building, ang ganda ng First Vita Plus. Okay? Pwede ka palang kumita ng milyon. O ikaw, bago ka palang, sinabi mo sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, paglabas mo, ano sasabihin sa'yo? Addict. Diba? Sabihin sa'yo, addict, sira ulo. Kung ano-ano sasabihin sa'yo. Kasi, hindi naman nila nakita eh. Sabihin sa'yo, imposible yan. Okay? Pakita po natin paano siya magiging pwede o posible. Okay? Halimbawa, bumili ka ng isang power pack, pwede nga kumita ng 300,000. Eh, magkasawa kayo. Diba? Si lalaki. Si lalaki, saka si babae, binili mo din si babae, okay? Nang isa pang 7699, okay? So, 300,000 din yan. O magkano po yan? Dalawa na kayo, 600,000. Eh, may anak kayo, si kuya, okay? 7699 ulit yon, okay? 300,000 ulit po yan, okay? Si ate, inilagay mo din. O, di 300,000 ulit yan, okay? Magkano po yan lahat? O, 1.2 million. So, ibig sabihin mo pala, dito sa First Vita Plus, may sakit ka man na imposibleng gumaling, pwede gumaling. Okay? Ganun din po. Pwede ka rin kumita ng 1 million dito sa First Vita Plus. Posible pong mangyari dito sa atin. Okay? Maliwanag po. Okay? Ito pa. Ang tao po, pag diabetic, okay? 400 plus ang sugar. Mataas po ba yun o hindi? Mataas. Ano ba normal na blood sugar? Okay, 126. Kalimitan. O, mga below 100, okay lang po yan. Okay, halimbawa, sugar mo, 400 plus ang sugar. Okay? Yung pasyente, napako po ng D4. O, ganun kahaba ang D4, mga ganito. Okay, napako ng D4, lampasan po hanggang ibabaw. Bakit kaya lampasan hanggang ibabaw? Eh, matusok ka lang ng thumbtack sa paa, di ba? Matusok ka lang, makaapa ka lang ng bato, masakit na. Eh, bakit yung D4 tumagus pa hanggang ibabaw? Okay? Pag ganun kataas ang sugar mo, manhid pakiramdam ng paa mo. Okay? Pag ito po'y tsura ng paa, anong ginagawa?
Pinuputol. Okay, magkano pong paputol pag ikaw nagpa-amputate sa government hospital? 40,000. Putulong ka ng paa. Okay? Punta ka ng private hospital. Gastos ka ng 80,000 or 100,000. Okay? Yung pasyente, puputulan ng paa. March 12, nag-start uminom ang pasyente ng First Vita Plus. Okay? March 13, kinabukasan, nakaschedule, putulin ng paa. May nakilala ang pasyente, dealer ng First Vita Plus. March 12, pinainom ng First Vita Plus. Kinabukasan, nung nag-ground sa doktor, puputulin na yung paa. Ano sinabi ng pasyente? Doktor, ang sakit-sakit ng paa ko. Okay, sa part po namin mga doktor, pag ganito yung tsura ng paa at sumakit, maganda pong senyales yan. Bakit? Nagkakaroon ng pakiramdam. Okay, so anong ginawa? Nilinis ang sugat. March 12, nag-start. March 31, anong kulay ng paa sa ilalim? Para lang daw nagpa-puts pa. Okay, kung normal ang paa mo, papuputol mo ba? Hindi. Okay? So March 12, nag-start. March 31, ilang beses uminom ng First Vita Plus? Okay? 19 sachet. Okay? Ilan po ang laman ng isang box ng First Vita Plus? 20. So, ibig sabihin, may nasobra ang isa. Anong gagawin mo doon sa isa? O, bigay mo sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa lahat ng kakilala mo, katabi mo, kaaway mo, bigay mo na. Bakit? Prospect mo na yan. Diba? Magkano po ang isang box ng First Vita Plus? 770 pesos. Okay? Kung kayo po ang tatanungin, diba? Maoperahan ka sa government hospital, 40,000. Sa private, 80 to 100,000. After 1 year, babalik ka ulit sa doktor mo. Doktor, yung kabilang pa ako naman. Diba? Saan ka nakakita? Doktor, ito po yung 100,000 ko. Salamat po, doktor, kasi pinutulang mo ako ng paa. Diba? Only in the Philippines, nagbayad ka na, pinasalamatan mo pa yung doktor mo dahil pinutulang ka ng paa. Okay? Ang tanong, ang sakit mo ba diabetes, nawala o hindi? Hindi, anong nawala sa'yo? Pera, panahon, di ba? At paa mo. Okay, wala naman pong masama na subukan nating uminom ng First Vita Plus. Okay, kagaya po ng pasyente. Okay? Kung kayo po ang papipiliin dito sa apat, A, B, C, D. Kayo na po ang bahalang pumili kung anong pipiliin natin. Okay? So yan po, natulungan natin ng First Vita Plus. Eh doktor, paano ba gumaling yan? Paano namin ipapaliwanag yan? Okay, kumuha po kayo ng rubber band, yung goma. Kumuha ka ng goma, ibalot mo sa daliri mo. Ano nagiging kulay nung dulo? Kulay itim. Pag tinanggal mo yung rubber band, ano nagiging kulay? Kulay pula kasi bumabalik na yung ano, yung dugo. Kaya nangingitim yung paa kasi nawawala ng supply ng dugo. Okay? Yung pasyente, di ba, ang binanggit ko sa inyo kanina, uminom ng First Vita Plus ng malunggay. Okay? Yung malunggay, dahon ng sili. Ang tao po kaya nabubuhay, humihinga. Okay, kukuha ng oxygen sa bagay, papalin ng carbon dioxide. Binanggit ko kanina sa inyo sa kanina, ang malunggay, yung vitamin C, kasama po ang iron, kukunin ng oxygen sa bagay natin, dadalhin sa lahat ng parte ng katawan. Kaya lahat ng parte ng katawan natin na dadaluyan ng dugo. Eh doktor, paano nga nadaluyan yung paa? Eh may nagbabara nga, kaya nga nangingitim eh. Binanggit ko din po sa inyo kanina, ang dahon po ng sili, maganda po siya sa daloy ng dugo. Okay, yung mga ugat na nagbabara, nadadaluyan, o tawag doon yung mga microcirculation, nadadaluyan ng dugo. Okay, yung mga nagbabara, natutulungan, kaya nga po, fibrinolytic po siya. Okay, okay. So, ibig sabihin, natulungan po siya. Okay? Maliwanag po. Ang tawag po dito, yan, fibrinolytic. So, ibig sabihin, natulungan po yung blood flow ng ating pasyente. Pag nadaluyan ng dugo, pwedeng mabuhay lahat ng parte ng katawan. Okay? Ito pa. O, yan po yung story ng pasyente. Yan, diabetes. Yan, ganun din po yan. Oh. Ang tao po pag na-diagnose ng breast cancer, magpapa-second opinion. Second opinion, unang ospital, malaking ospital dito sa Maynila. Okay? Third stage ang cancer, kailangan tanggalin ng kaliwang dede kasi nagsusugat, mapula, may bukol, nagnanana. Second opinion, malaking ospital na naman dito sa Manila. Ganun din ang sinabi, tanggalin o operahin ng kaliwang dede. Kaya lang po may mga tao na ayaw magpa-opera. Okay? Yung pasyente po nasa isang community, di ba? Yung mga community ng simbahan. So sabi niya, pag nagpa-opera siya, lalo po siya manghihina. So nung ginawa ng pasyente, 10 sachet ng First Vita Plus ang ininom niya bawat araw. Madami ho ba yun? Madami, di ba? Sa sobrang tuwa ng pasyente, pag inom ng First Vita Plus, anong ginawa? O nagpa-picture ulit, pinakita, hinubad, pinakita niya yung kanyang suso o yung dede niya, na yung sugat niya naging peklat. So ibig sabihin, natuyo yung kanyang sugat. So maging handa po tayo, no?
Ang ininumpa po nito, yung dalandan. Okay, may lumabas po tayo ngayon. Ang ininumpa natin, yung product po natin, naka-design po siya sa may mga cancer. Okay, Guyabano po yan. 1976 po, ang Guyabano meron ng study na maganda sa lahat ng klase ng cancer. Okay, bakit? Ikinumpare po siya sa isang gamot, yung study niya, ikinumpare sa isang gamot. Ang tawag po doon yung Adriamycin. Ikinumpare po dito yung Guyabano. Nakita po ng Guyabano, maganda ng 10,000 times potent. Okay? Dito sa isang drug na ito. Okay? Kaya lang hindi po nailabas yung yung Guyabano kasi madaming madaming prosesong dadaanan. Kaya nakalagay po sa atin no approved therapeutic claim. Okay? So ibig sabihin ng First Vita Plus po, hindi pa rin siya gamot. Pero nakakatulong po siya. Okay? At makikita po natin sa internet, pwede po tayo mag-search ang Guyabano at tingnan lang po natin yung Graviola. Makita po natin yung kanilang mga health benefits sa ating katawan. Okay? Ang ininom po ng pasyente, dalandan pa po. Okay? 10 beses nga lang po araw-araw. Okay? So natulungan po yan. Di ko sinabing ito, ang First Vita Plus po, gamot. Okay? Pero nakakatulong po siya. Ito mga pasyente ito, natulungan po. Maging handa lang po tayo, no? Kasi may mga pasyente ang pwedeng po mangyari dito. Pag inom ng First Vita Plus, yung bukol nila pwedeng tumigas. Pwede rin siyang lumambot. Pwede siyang pumutok. Okay? Pwedeng lumabas niya mga nana, dugo. Okay? Tuloy-tuloy pa rin po pag inom natin sa First Vita Plus. Medically speaking, pag ikaw pumunta sa doktor mo, ang gagawin sa'yo? Sabihin sa'yo, tanggalin o operahin talaga. Pero kayo pa rin po ang masusunod. Kapi mo mga doktor, nag-a-advise lang po kami kung anong gagawin nyo. Pero nasa inyo po mga pasyente, ang solusyon kung ipapa-opera nyo o hindi. Okay? Kailangan lang po natin, maniwala lang po dito sa atin. Okay? So, tulungan lang po natin. Okay? Ito pa. Ito po mga breast cancer patient po to na mga natulungan po natin. Ito naman po psoriasis. Sakit sa balat. Okay? Ibig sabihin ng psoriasis, autoimmune. Ibig sabihin po nun, may gamot o wala? Wala pong gamot. Ibig sabihin po nun, yung sarili nating cell, nag-react mismo sa sarili din po natin. Kaya wala pong gamot. Okay? Itong pasyente, 3 times a day umiinom ng First Vita Plus. Nag-start po July, December, maganda na. Kaya ang tuloy-tuloy lang po ang pag-inom ng First Vita Plus. Ayan, ito po yung pasyente natin. Psoriasis. Ito naman pong isang to, gallstone, bato sa apdo. Okay? Ano pong gamot dito? Ino-opera. Pero hindi yan emergency. Okay? Ngayon, pag ikaw nagpa-opera ng gallstone, kailangan mong ipahistupat. Aalamin mo kung anong klaseng bato ang nakita sa iyong apdo. 75% po ng kaso ng gallstone, kalimitan, cholesterol, stone. Okay? Kaya ang tawag sa operasyon, cholecystectomy. Tatanggalin yung apdo. Okay? 75% cholesterol. Yung pasyente po natin, uminom ng First Vita Plus, kulang ka lang 4 to 5 months, nagpaulit ng ultrasound, nag-normal yung kanyang gallbladder. So, ibig sabihin, pwede siyang natunaw, pwede niya nailabas yung gallstone. Pero, 75% po, kalimitan cholesterol. Malamang pwede po nangyari sa kanya, cholesterol stone. Okay? Pero wag po tayong mangangako sa kaibigan natin. Uminom ka ng First Vita Plus, bukas magaling ka na. Wala pong overnight. Tuloy-tuloy lang ang pag-inom ng First Vita Plus. At, mayroon pa rin tayong 25% na hindi cholesterol. Okay? So, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ang pag-inom ng First Vita Plus. Pwede po itong makatulong sa atin. Okay? Ito naman po, kidney stone. Ano ho bang gamot pag may kidney stone? Anong ginagawa? Nile-laser o kaya sinashockwave? Kaso mahal din. Okay? Kung ayaw mo magpa-laser o magpa-shockwave, may binibigay po sa atin tableta. Potassium citrate ang generic. Okay? Ito po yung nakapag-inhibit ng formation ng crystal. Okay? Di ba minsan may mga pasyente pag umiihi sila, may kasakasamang buhangin. Okay? Minsan po ganun. Okay? Ang First Vita Plus po, may potassium content din po siya. Diuretics po yung nakatulong din makapagpaihi. Kaso maging handa po tayo pag ganito. Minsan kasi may tumawag, Doktor, bakit gagawin ng pag-inom mo ng First Vita Plus pag-ihi ko may kasamang dugo? Okay? Maging handa po tayo. Kuha po tayo ng bato sa kalye. Subukan natin yung bato sa kalye, no? Subukan natin gasgas sa ating balat. Nagdudugo ho ba yan? Nagdudugo. Paano kung nasa loob ng katawan natin? Halimbawa, ito yung kidney natin. Yan yung kidney. Ito yung mga bato. Ito yung mga bato. Okay? Uminom ka ng First Vita Plus, itong mga to, kailangan gumalaw. So, aalis. Yung iba, minsan, pag ihi nila, may kasamang dugo, di ba? So, itong mga to, bumaba, pupunta sa pantog mo. At habang bumaba yung mga yan, yan din yun ng time na ang pasyente sobrang sakit ng balakang.
Sila po yung pagpumupunta ng ospital, hindi nila lang kung tatayo, upo, uhihiga sila kasi ang sakit-sakit ng balakang nila. Okay? Yan po, pag nakuha sa history, meron po ba kayong dating kidney stone? Meron. Anong ginagawa dyan? Pinapatulog sila para habang bumababa yung mga kidney stone, tulog ang pasyente. Okay? So, anong kailangan gawin? Kailangan magpa-check ng KUB, ultrasound, para makita ang kidney, ureter, at bladder. Okay, dito yung bladder. Okay, bladder. Che-check po yan. Okay? So, isipin mo, pag ito gumagalaw, natural, magagasgas. Okay? Pag nagasgas po ito, may magdudugo. Saan pupunta yung dugo? Pupunta yan sa pantog mo. Kaya kailangan gawin, pa-check ang ultrasound ng KUB para makita kung nasan yung mga kidney stone. Yung pasyente po tumawag sa akin after 2 to 3 months, sabi ko magpaulit ng ultrasound. Dati po ang kanyang stone, 6. Okay? Tuloy-tuloy lang pag-inom niya ng first bite, tapos may natira pong 2. Okay? Ulitin ko, pwede po siyang makatulong. Okay? Pero hindi ko sinasabi ng first bite, tapos gamot. Okay? Pwede po siyang maging supplement po natin sa ating katawan. Okay? Ano pa? Ayan, ito po yung pasyente, kidney stone. Siya po yung nasa litrato kanina. Oh, kidney stone po. Almoranas, so hemorrhoids. So, totoo lang po, ang daming may almoranas. Ayaw lang nilang magpatingin sa doktor. Bakit kaya? Nahihiya. Totoo naman po nakaka-doktor. Baka pwedeng hindi natutuwad. Lalo na dito sa lugar dito, ang daming kumpanya. Doktor, baka pwedeng hindi na magpapacheck. Totoo naman po nakakahiya. 10 taong problema niya, almoranas, 2 linggo lang pag inaw ng first bite, plus natulungan po siya sa pagdumi niya. Okay? Ngayon, sabi ko dito, bakit yung mukha mo ang pinapicturan mo? Dapat yung almoranas na lang ang pinapicturan mo. O, nakakahiya daw po. Okay? Pero natulungan po yan. So, maganda po siya makapag-regulate ng bowel movement. Okay? So, isipin mo kasi, nakakatakot pag ikaw constipated. Okay? So, isipin mo, ano pwede mangyari sa atin pag constipated ka? Pwede ka magkaroon ng almoranas. Di ba? Pag nagkaroon ng almoranas at namalma, pwedeng dumugo. Di ba? Kaya lang sa panahon ngayon, anong mas nakakatakot na pwedeng dumapo sa atin pag ikaw hindi regular ang bowel movement? Ang DOH po, meron po kami survey. Ano ba yung unang dahilan bakit ang tao namamatay? Di ba? Isipin mo. Yung mga pinagkainan mo, tinapon mo sa labas ng bahay, tapos hindi kinuha ng basurero kinabukasan, anong amoy nun? Baho. Isipin mo din yung kinakain mo araw-araw, hindi mo din na ilalabas araw-araw. Ano kayang pakiramdam nun? Toxin sa loob ng ating katawan. Okay? So ngayon, ang number one cause of death, cardiovascular disease. Sakit sa puso. Okay? Tapos sa baga. Pangatlo po, cancer. Dati po ang cancer wala sa top 3. Pero bakit ngayon nandyan na po ang cancer? Okay? At ang colon cancer, pumapangatlo sa loob, sa lahat ng klase ng cancer, cause of death. Dahilan bakit ang tao namamatay. Nangunguna pa rin po dito, breast cancer, tapos lungs. Okay? Pangatlo na po ang colon cancer dahil po saan? Sa mga process o yung may mga preservative foods. Okay? So nakakatakot po. Kung tayo may lahi, first degree relative natin may cancer, mag-ingat po tayo sa mga kinakain natin. Okay? Kaya po nandito ang First Vita Plus para makatulong sa atin. Okay? Ito pa, dengue. Okay? Madami ba may dengue? Madami. Ano ho bang gamot pag may dengue? Ha? Wala akong gamot. Kailangan lang po dito fluids sa resistensya ng katawan natin. Okay? Ano ba chinecheck pag may dengue? Bigyan ko lang kayo ng konting background. Ano ba chinecheck pag may dengue? Okay? CBC platelet. Okay? Pag may dengue, pwede ka pong lagnatin 2 hanggang 7 araw. Matatas na lagnat, sumasakit ang ulo, nagsusuka. Okay? I-check ang iyong CBC at platelet count. Okay? Normally, ang platelet count na natin, 150,000 hanggang 400,000. Halimbawa, yung anak mo, pumunta sa'yo, punta sa doktor, 120 ang platelet. Normal ho ba ito o hindi? Hindi anormal, okay? Ngayon sabi sa'yo, bibigyan ka ng option, pwede mong ipa-admit. Kasi kailangan ng katawan ng ano, kailangan nakaswero ka na. Ano ba meron swero? Meron niya electrolyte, sodium, potassium, chloride. Okay? Ngayon, may mga nanay po na ayaw magpa-admit. Doktor, baka pwedeng uuwi na lang kami bukas? Ibabalik na lang namin yung anak namin kinabukasan. Pache-check na lang namin yung ulit yung CBC platelet kasi 120 pa naman yung platelet ng anak ko. Meron bang ganong nanay? Meron, madami. O sige, ano po ba ang pwedeng option na pag-inom? Okay, bigyan natin ng Orisol. Di ba? Pamilya tayo sa Orisol. Okay, meron yung sodium, potassium, chloride din. Okay? Nakatikim na po kayo ng Orisol. O, di ba? Masarap ang Orisol. Mapakla-pakla, matamis-tamis, malat-alat. Di ba?
Ito, yung anak mo, 2 taon, dokto, maya-maya, bumalik, dokto, yung anak ko, sinusuka yung Orisol. Ano ho bang pwede niyong ibigay sa aming option, di ba? Maya-maya, bumalik, Orisol ang ininom, nagsuka yung bata. Tatanong ulit sa doktor, ano bang pwedeng option na ibigay namin? Okay, may mga binibigay ngayon yung iba. Painumin mo ng ganito. Okay, pinainom. Meron din konting electrolytes yan. Nakatulong. Okay? Kinabukasan, yung platelet nung anak mo nag 150. Matutuwa ka? Matutuwa ka kasi nag 150. Nagtanong yung kapitbahay mo, mare, yung anak ko ganyan din ang ano, platelet, 120 din. Pinainom ko din. Kinabukasan, 150 na rin platelet. Matutuwa ka? 2 na kayo matutuwa kasi nakatulong ka. Ang tanong, yung kumpanya ba nito, ano ang naibigay sa'yo nung nakatulong ka sa kapitbahay mo? Wala. Ay, bakit bibigay mo yung iba? Ito, bigay mo First Vita Plus. Ano bang meron yan? Meron yan sodium, potassium, chloride. Bukod po dyan, meron pa siya magnesium, phosphorus, okay, calcium, essential amino acid, multivitamins and minerals, micronutrients, macronutrients, phytochemical, fiber. Bukod po sa lahat, anong araw ngayon, Tuesday sa Friday, yung mga dealer sa Lagod nakangiti kasi makukuha nila yung commission nila. Diba? Nakatulong ka na sa kapwa mo, nakatulong ka ba sa sarili mo? Okay, ang programa po natin, pangkalusugan at pangkabuhayan. Okay, so natulungan mo na yung mga kaibigan mo. Minsan may mga doktora, lalapit, doktor, kahit po mga nagtatae, konting sakit, pinainom ko ng First Vita Plus. Okay, yung po isang kagandahan natin. Dami po natin natutulungan, okay? Ayan, ito po, dengue. Hyperthyroid o hypothyroid, pwede po tayong matulungan ng First Vita Plus. Okay. Ito naman po, nodular non-toxic goiter. Principal po ito sa Caloocan, okay? Uminom mo ng First Vita Plus, ayan, principal. Pag inom niya, 2 sachet bawat araw, ano naramdaman niya? Nagpalpitate, hindi makahinga. Sumakit ang ulo, nagpalpitate, hindi makahinga. Kung kayo po yung pasyente, anong gagawin niyo? Titigil pag inom ng First Vita Plus, okay? So, nung ginawa po nito, tumawag kay upline. Ano sabi ni upline? Si upline po nakikinig ng health symposium. Dagdagan mo lang, iniinom mo ng First Vita Plus ginawan. 3, 4, 5, 6, 7 pag inom niya ng First Vita Plus. Minsan uminom. Pag gising niya ng umaga, anong ginangyari sa kanya? Nagsuka. Okay? Sinuka niya, kulay itim na mga buo-buong parang laman na may kasamang dugo. Okay? Pagtingin sa salamin, wala na yung bukol sa leeg. Okay? So nakakatawa itong pasyenteng ito. Pakiusap ko lang kung sa inyo mangyari ito, huwag nyo na nga hanapin, baka bumalik. Di ba? Ang hirap naman kasi yun, wala na yung bukol nyo sa leeg, babalik pa. Okay? So nakakatawa po ito. Ito naman po, most common congenital lateral neck mass. Okay, kalimitan nakikita po ito sa mga bata. Okay? 4 months, 4 to 5 months uminom ng first Vita Plus. Tingnan natin yung bukol sa leeg, halos wala na. Okay? Ulitin ko, ang First Vita Plus po hindi gamot, pero pwede po siyang makatulong sa mga kahit anong klase ng sakit. Pwede po niya matulungan. Okay? Ayan, ito na po yung bata ngayon. Ito po bata, premature. Okay? Apo po ito ng lolas taga Bulacan. Sabi nung doktor, wala nang pag-asa kasi premature yung bata. So, nung ginawa ni Lola, pinatakan sa bibig yung bata ng First Vita Plus. Tuloy-tuloy lang hanggang ngayon. Ano po itsura ng bata ngayon? Malusog na po yung bata ngayon, okay? Ito po, kilala naman po natin. O, yan. Lupus, SLE o systemic lupus erythematosus. Problema po niyan, kaya po systemic, lahat ng parte ng katawan problemado, okay? Yung mukha niya, dami-dami mga pula-pula o mga rashes. Tuloy lang ang pag-inom ng First Vita Plus, tinan nyo po ngayon, may kamukha na bang artista? May kamukha na artista, okay? Tuloy lang po, ito po, liver cancer, yan, liver cirrhosis, ayan. UTI, simple UTI. Pag hindi kaya na antibiotic yung iba, bata, lagi may infection sa ihi. May kaibigan po akong doktor, yung anak po niya, lagi may infection sa ihi. Pinainom lang po ng First Vita Plus, natulungan po yung kanyang anak. Okay, may antibiotic, may supplement, okay lang po yun, wala po tayong problema dun. Ayan, ovarian cancer. Natulungan din po, pwede nyo po siyang makita sa www.firstvitaplus.net. Pwede po makita yung mga testimonial ng mga pasyente natin na natulungan po ng First Vita Plus. Asthma, infection sa puso, calcium deficiency, ayan. Ito naman po mga doctors na makakatulong sa atin o mga nagre-reseta, dealer din ng First Vita Plus, mga nakakatulong po sa atin. Ito po, Dr. Tanchanco, siya po yung ano, may-ari ng Los Baños Product Center natin sa Laguna. Okay? ENT po siya, head and neck surgeon. Ito po yung isa sa mga na-invite sa akin, bakit po ako nandito ngayon. Okay? Nag-o-opera po kami ng goiter.
Habang nag-o-opera po kami ng goiter, na-introduce po niya sa akin kung alam ko ang First Vita Plus. Mga 2006 ago yun, 2005, 2006. Sabi ko, hindi ko alam, doktor. So, habang nag-o-opera kami, pinag-uusapan namin First Vita Plus. Okay, pagkatapos namin mag-o-opera, nasa clinic po kami. Tapos nakita ko po yung application form. Nahiya naman po ako. Wala nga naman po magkano lang po ang First Vita Plus, yung power pack, di ba? Pares po kami doktor. So, ang ginawa ko, bumili po ako ng power pack. Pinamigay ko lang po halos lahat yung aking mga produkto. Okay? Ang kagandahan po doon, lahat po sila naghanap o bumalik. So, ang ginawa ko, inanap ko po si doktor. Doktor, saan po ako pwede makakuha ng First Vita Plus? Simula nung pinag-aralan ko na, after 6 months po, pag una kong bili ng First Vita Plus, naging official speaker po ako ng head office ng First Vita Plus. Okay? Ito naman po, doktor din po to, graduate po ng UPPGH. Okay? Family medicine din po to. Kapares po namin, kapares ko, family medicine po. Siya naman po may-ari ng Olonga po Product Center ng First Vita Plus. So, ibig sabihin, kahit saan po dito sa Pilipinas, meron na po tayong First Vita Plus. Okay? Ito naman po, kamukha ko lang po ito. Diba? Ako po may-ari ng Quezon o Lucena Product Center ng First Vita Plus. Okay? Ganito po yan. Noong mga unang taong ko sa First Vita Plus, lagi akong bumabayad kasi taga Quezon ako, biyahe ako ng Quezon, Los Manila. Kaya lang yung mga downline ko, Dok, bibili ko ng First Vita Plus, magdi-dealer. Eh di ngayon, na nangyari po, ako pong tagdala ng ano nila, ng power pack. Diba? So ginawa ko, para hindi na po ako magdadala ng power pack nila linggo-linggo, tayo ho ko ng opisina o product center ng First Vita Plus sa Quezon Province, yun po yung sa Lucena. Kaya yung mga downline, doon na lang po dumediretso pagbili. Okay, ito naman po, si Doc Richard Custodio, nakita naman po yung kanina sa video. Isa po siya sa mga pioneer o nagturo sa akin dito sa product ng First Vita Plus. Okay, ano po yan? Maasahan po yan. Okay, totoong tao. Siya po ang nagturo sa akin. Siya po yung pinanood ko para matuto ko sa First Vita Plus. Okay? O ito po, taga Cavite po. Okay, Dr. Alan Hernandez. Internist po, diabetologist, madami po siyang pasyente, madami rin po siya natulungan dito sa First Vita Plus. Siya po may-ari ng Cavite Product Center ng First Vita Plus, okay? At madami pa po mga doctors na makakatulong sa atin sa First Vita Plus. Oh. Ayan, ito po yung mga listahan ng mga doktor na makakatulong sa atin sa First Vita Plus. Ito po yung kalimitan tinatanong. Doktor, nasa sachet sweetened, paano kung diabetic, okay? Ito po yung sagot, sugar sweet healers. Yung glucose, yan po yung mga nakikita mo sa candy, sa soft drink, saka sa cake. Pagkain po yan ng internal organ, pagkain din ng ating brain. Masama lang yan kung sosobra. Okay, kaya nga yan, once a day lang po kung diabetic. Kung gusto mong dagdagan, yung less sugar ang iinumin po natin. Okay? Kung ano ka, kung diabetic ka naman, tapos sweetened ang iniinom mo, pakiusap po lang araw-araw, iinumin natin. Okay, kasi minsan may nagtanong, Doktor, bakit ganun? Pag inom ko ng First Vita Plus, kinabukasan tumas ang sugar ko. Tinanong ko, pasyente, ilang beses ka ba uminom? 1 beses pa lang daw. Ganun katagal ng diabetes mo? 30 taon na daw ang diabetes niya. Oh, Diyos ko, pakiusap ko, araw-araw po ang pag-inom ng First Vita Plus. Wala pong overnight. Okay? Wala hong yung gusto mo, inom ngayon, bukas magaling ka na. Wala pong ganun, walang overnight. Ganun din po sa marketing. Pag bumili ka ng power pack yun, gusto mo, bukas may 300,000 ka na. Wala pong ganun. Okay? Tusukin ko mata nyo. Okay? Wala pong ganun. Ito yung ano, who is the best doctor in the world? Immune system pa rin ang katawan natin. Nasa libro din po yan. Okay? Ayan. Ito naman po yung mga awards and certificate natin. Outstanding herbal po ang First Vita Plus. National Consumers Quality Award, meron din po tayo. 2006 hanggang 2011, meron po tayong certificate. Ayan. Nakalagay po sa box natin, First Vita Plus Natural Health Drink. Okay, nasa Republic Act 8423. Pag sinabi natural product, kailangan walang kasamang chemical o preservative. Kaya po natural health drink po tayo. Ito naman po yung mga ating lisensya. BFAD registration, halal certification, at FDA certification. Sa rated K, kabuhayan sa wakatos pa ako ng hirit, pwede po nating makita ang First Vita Plus. Okay? Ngayon may nagtanong, Doktor, paano po pag ano, may mga maintenance, pwede bang uminom ng First Vita Plus? May overdose ba ang First Vita Plus? Ideally, gano'ng kadami pag inom ng First Vita Plus? Okay, kung wala kang sakit, kain ka ng gulay, 5 to 6 serving ng gulay ba per day? Okay? Kung may sakit ka, 6 to 9 serving ng gulay ang kain mo bawat araw.
Ang isang sachet equivalent sa 5 serving ng gulay. So kung wala kang sakit, isang beses lang ng First Vita Plus, okay na. Kung may mga karamdaman ka, 2 sachet ng First Vita Plus, okay na. Tuktok pa paano kung gusto pa naming uminom, may sakit kami o walang sakit, pwede ho ba? Pwede, kasi wala hong overdose ang First Vita Plus, okay? May sakit ka man o wala kang sakit, gusto mo uminom ng 3 bawat araw, okay lang po yan. Okay? Kung gusto mo nga uminom ng 4, okay lang eh. Wala naman hong overdose eh. Okay? Kung gusto mo uminom ng 5 bawat araw, okay na sa amin yan. Okay? Kung gusto mo nga uminom ng 7, kung gusto mo nga uminom ng 10 na First Vita Plus, okay. Kung kaya nga uminom ng 1 box bawat araw, okay na okay po sa amin eh. Diba? Kung gusto nyo nga uminom ng 1 power pack, pwedeng-pwede po sa amin yan. Kaya lang ang kondisyon, kaya nyo bumili isang power pack araw-araw pag inom na First Vita Plus. Pwede po yan kasi wala po tayong overdose. Okay? Paano doktor yung mga nagdadialysis o kaya may mga maintenance? Pwede ho bang uminom na First Vita Plus? Pwede po. Halimbawa, 5 gamot. Maintenance. 2 sachet ng First Vita Plus, okay lang. Isabay mo lang. Wala po tayong problema. Supplement lang naman po yan eh. Gulay eh. Diba? Pag ho ba kayo uminom ng gamot, kumakain kayo ng tinola? Kumakain. So, ibig sabihin, pwede ka uminom ng First Vita Plus. 2 sachet po, bawat araw. Okay? Pwede naman po yan. Doktor, paano pag nagdadialysis, pwede bang uminom ng First Vita Plus? Pwede rin po. Halimbawa, nagdadialysis ka. 2 baso lang ng tubig ang pwede mong inumin pag nagdadialysis ka. Okay? O, din gawin mo. Yung isang baso, lagyan mo ng 2 sachet. Ilan na inom mo? 2. Di ba? Pangalawang baso, kung gusto mo tubig, okay lang. Kung gusto mo uminom ulit ng First Vita Plus, o di lagyan mo ulit ng 2, ilan na inom mo? 4 na. Okay, papaano? Kung gusto mo pang uminom ng First Vita Plus, pwede pa. Pwede. Ano gagawin mo? Papapakin nyo, parang candy. O magpapaka ng 2, ilan lahat na inom mo? Ha? 4 lang, kasi yung 2 hindi mo na ininom, pinapak mo na. Pwede naman po yun. Okay? May mga question po tayo? Kung ano pong question, marami pong salamat. Ang konsulta po, pwede pong konsulta. Hanggat ako'y nakatayo, libre. Pag nakaupo na, may bayad na. Okay? Maraming salamat at good morning. This is your last chance.